Ngayong Lunes ay pagkukwentuhan natin ang Batong Malaki Sunday Market, kung saan makikita natin ang iba't ibang mga lokal na negosyo mula sa pagkain hanggang sa iba't ibang mga produkto na gawa ng mga Tagalos Baños. Meron ba sa inyo ang nakapunta na sa Sunday Market? Baka naman may mga regular na napunta sa Sunday Market sa mga viewers natin. Inaanyayahan namin kayo na ikwento ang inyong mga karanasan sa amin. Tunghayan natin ang mga kwento at karanasan ng mga organizers sa pagtatayo ng Sunday Market ngayong pandemya. Aalamin din natin kung ano ang naging epekto ng pandemya sa mga concessionaires ng ating Sunday Market. Magandang umaga muli, Laguna. Ako si Marity. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Magandang umaga muli, Laguna. Para sa unang bahagi ng ating programa ay makakapanayam natin ang isa sa mga miyembro ng management team ng Batong Malaki Sunday Market, si Ma'am Sheila Alano Tipaino. Si Ma'am Sheila ay kabilang sa samahan ng mga residente ng Los Baños na tumulong sa pag-organisa ng market na linggo-linggong ginaganap sa may Batong Malaki Barangay Hall. So, welcome po sa ating programa, Ma'am Sheila. Good morning po, Ma'am Marie, at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood ng dito sa Nako, siguradong marami ang nag-e-enjoy sa pamimili sa ating Sunday Market. Iba't ibang produkto ang ating makikita sa presyong kayang-kaya natin. So, Ma'am Sheila, kwentuhan niyo nga po kami tungkol sa Batong Malaki Sunday Market. Paano po at kailan po nagsimula ang Batong Malaki Sunday Market? Bali po, nagbukas po sa publiko sa kauna-unahang Batong Malaki Sunday Market noong October 13, 2019. Bali, kami po ay nabigyan ng oportunidad na makapagtinda sa pamamagitan ng imbitasyon ni Kapitan Ian Calaw ng Barangay Batong Malaki. Mm-hmm. Tapos nung nag-meeting po kami, bumuo po kami kaagad ng ad hoc committee para po mas mapabilis yung proseso at execution ng project po. Well, yung ad hoc committee po ay binubuo ng 5 volunteer small business owners. Kami po ay sina Doc Lope of Calanog Farms, JC and Nicole of Wild Bread, Maui of Soap Warehouse, Monica of Mommy's Corner, at ang inyong lingkod po of goinggreen.lb. Tapos kami po ay makailang beses na nakipagpulong sa barangay. Sama din po ang representative ng Umali Homeowners Association na si Tito Alice. Dahil po yung site ng Sunday Market ay pagmamayari po ng Umali Homeowners Association. Tapos po noon, nung soft opening ng October 13, nagtuloy-tuloy na po yung operations ng Sunday Market. Tapos po ginawa na namin management team yung ad-hoc committee bilang kami na po yung namamahala doon sa buong operations. Okay, ma'am. So medyo matagal-tagal na po pala. October 13, 2019. At kayo po ay naimbitahan ni Kapitan Ian Calaw ng Batong Malaki. Ma'am, ano po ang layunin o goal ng Sunday Market? Bakit natin ito isinasagawa? Pinakalayunin po ng Sunday Market ay ang makapag-alok ng mga iba't iba at kakaibang mga paninda sa ating mga namimili sa pamamagitan ng pagbibigay ng venue sa ating mga local artisans and small business owners para po mabigyan sila ng pagkakataon na maipakita at ipakilala yung kani-kanilang mga produkto. Okay, venue para maipakita, maipakilala ang iba't ibang produkto ng ating mga kababayan. Ito po bang goal o itong layunin na ito ay nagbago nung nagsimula ang quarantine? Ano po yung naging setup nyo bago mag-pandemic at ngayon nga na nararanasan natin itong COVID-19 pandemic? Bali po, wala naman pong pinagbago yung layunin ng market before mm-hmm. Before entering pandemic. Bali, tinigil lang po namin yung pagtitinda nung nagsimula po nung lockdown last year.
Tapos nagbukas po kami muli noong December, mga mid-December na po yun. Tapos sinarang muli nitong March. Bali, nagbalik po kami nitong April 25, hari nawa ay tuloy-tuloy na po ito. So ang naging pagkakaiba lang po ng setup noon at ngayong may pandemya, inalis na po namin yung covered dining area for the community. Tapos meron na din po kaming designated entrance and exit. Meron din pong lockbox sa entrance para sa mga sa market. Limitado na din po yung dami ng tao kada booth. At bawal na rin po yung mga bata sa market. At lahat po ng minimum health and safety protocols ay amin pong mahigpit na ipinatutupad sa mga. Ayun, so talagang diretso ang negosyo, diretso ang pag-aalok ng ating mga produkto sa ating mga customers, pero at the same time hindi natin kinakalimutan ang pagsunod sa health and safety protocols. Yan, tama po 'yan. Ma'am, sino po ba ang pwedeng maging concessionaire ng Batong Malaki Sunday Market? Ang mga maaari po lamang magtinda sa Sunday Market ay mga residente o small business owners ng Los Banos. Mm-hmm. Although nung nagsisimula po kami, meron po kaming few merchants na galing pong bay. Okay, so hindi pa po muna welcome or hindi pa po muna pinapayagan pag hindi from Los Banos or yung pinaka-adjacent sa atin ang bae. So mostly from Los Banos lang po muna. Ang tinatanggap na po namin mga bagong maninindra ay from Los Banos lang. Okay. So ano po yung mga requirements para maging parte ng Sunday Market? Kasi I'm sure meron po kayong mga requirements para po sa mga magiging concessionaire ng Batong Malaki Sunday Market. May mga conditions po ba na kailangang isatisfy ng isang nag-a-apply bilang isang concessionaire? Requirements po na maging parte ng Sunday Market ay dapat wala kang katulad at yung paninda from the existing merchants. Kasi yun po yung pinaka-goal ng market. Yung mabigyan po yung mga mamimili natin ng wide choices, variety po pala po ng paninda. At one of the minimum requirements din po, dapat meron po silang sariling paytoon. Okay. So, ma'am, ilan po ngayon ang concessionaires natin? Bali, monthly, ma'am, kasi yung application. So, nagva-vary siya. Pero hindi na po kami bumababa sa 30. So, marami-rami din. 30 concessionaires na ngayon po ay patuloy na nag-aalok ng kanilang mga produkto dito sa ating Sunday Market. Marami po ba ang pumupunta sa Sunday Market, lalo na ngayong may pandemya? Sa palagay ko, marami yung nasabik lumabas after the lockdown. Uh-huh. So, marami pong nagulat din po kami dun sa naging pagtanggap muli sa muling magbukas yung Sunday Market. Madami pong pumunta para pong walang pandemya. Okay, yun nga po yung susunod kong kukumustahin. Kumusta yung reception ng mga tao dito sa pagbubukas muli ng ating Sunday Market? Kasi I'm sure na-miss nila yan. Marami talaga, kahit ako, yung mga ka-opisina ko before, talagang namimili sa Sunday Market. So, talagang na-miss nila. So, yun pong reception. Kumusta po? Ako, ay, ma'am, pagkuloy pa rin naman pong madaming pumupunta, siguro na yung difference lang ay, ayun po, syempre, hindi po namin na papayagan yung mga bata kasi marami po ginagawa siya currently. At yung pagkita doon. Lalo nung meron kaming dining area. Marami po yung pamilya, nagkakaday, nagkakaday. Tsaka we have mga dumadayo po galing before. Galing sa Lampa, sa Pablo, Batangas, Cavite. Pero ngayon po, mukhang locals ng Los Baños and Bae po yung mga, sa ngayon, yun po yung. So nakakatuwa pala, ma'am, kasi ang daming tumatangkilik ng mga produkto na ating ibinebenta sa ating Sunday Market. So marami po palang mga lugar, mga tao from different areas na bumibili ng ating mga produkto. Marami po ba sa mga dating concessionaires ng Sunday Market ang bumalik pagkatapos po ng magsimula yung pandemya? Opo, marami pa rin, ma'am. Siguro po wala pa sa
isa kamay yung ano, yung hindi na po bumalik. Kasi yung, may mga kanya yung hindi sila sa okay, so nagdodoblo ina, tapos may senior na. So, sila po yung mga hindi mo mabalik. But the rest, majority, tuloy-tuloy pong tibong ng titinda. Ayan, so nako, napakagandang pakinggan na talagang marami pa rin ang nagbebenta sa ating Sunday market. Marami pa rin ang tumatangkilik sa ating Sunday market. Problema, challenges. Ano ma'am yung mga na-encounter ninyong problema o challenges sa pag-organize nitong ating Sunday market? Lalo na ngayong may pandemya. Apo, yung management team po ay hindi masyadong naapektuhan yung manner of organizing and managing the market. Kasi po, even before the pandemic, we do everything online. So from merchants application to selection, lahat po, online namin ginagawa noon. So, hindi po kami masyadong naapektuhan. Pero yung ang challenge lang po nung challenge lang po ngayon yung bigla ang lockdowns kasi yung mga pinaplano namin for the succeeding months hindi po namin na itutuloy dahil po may mga biglaan lockdown na nag-aano. So yung pong mga ganon, may mga na-encounter tayong mga problema, paano niyo po hinarap o binigyang solusyon yung mga problema o challenges na ito? Ano po ang ginagawa, lalo na ng management team? Patuloy po kami nakikipag-coordinate sa barangay. Every decision po namin, closing and reopening ng Sunday market, pinudulog po muna namin sa barangay before we make a move. Okay, ma'am. Ito ay sinasagawa sa May Batong Malaki Barangay Hall. Ano po ang nagiging partisipasyon ng barangay? Ano po ang kanilang nagiging tulong para maging maayos, maging maganda ang pagpapatakbo nitong ating Sunday market? Bali, sila po yung nag-equip ng venue. So, pinapanitili po nila yan na malinis. Sila din po ang nangasiwa ng yung pag umaga po yung parking na may naninita kapag yung may nagdo-double parking. Yung safety, yun po, sila po yung nagpo-provide naman. And before, sa kanila din po yung, sila din po yung nag-provide ng covered dining area. Wala pa. Okay, so I'm sure napakalaking tulong kasi gusto nating maging organisado ang ating Sunday market. So marami tayong produkto, marami tayong mga tumatangkilik ng ating produkto, pero sa maayos, organisadong paraan natin ito isinasagawa. Okay? Ma'am, ano-ano po ang mga produkto na makikita ng mga bumibisita sa Sunday market? Since monthly nga po yung ating registration, so may mga nadadagdag usually na bago kada buwan. Pero ang mga regular po doon na makikita, ay marami po tayong mga home-cooked food from different regions. May international cuisines din po tayo. Mga fresh produce, artisanal breads and pastries, artisanal soaps, organic vegetables. We also have vegan food and vegan pastries, small plants and succulents, crystals and accessories. May mga ceramics din po. May, at syempre po, yung aking eco-friendly products po, yung mga shampoo bars, lupa, bamboo toothbrushes. And minsan din po, may mga nagtitinda din po ng kanilang lang mga artworks. So napakadami po pala ma'am ng mabibili dito sa ating Sunday market. Like ako, gustong-gusto ko ang mga halaman. So I'm sure marami akong mabibili dito. Okay? Ganun din po ang nakakagutom yung ating home cook foods. Kaya pala yung iba ay talagang pumupunta sa Sunday market tapos pag-uwi nila, meron na silang dalang pagkain na pagsasalu-saluhan ng pamilya. Okay? So marami pala talagang produkto. Ma'am, ulitin niyo po yung ating health and safety protocols na isinasagawa pag sa ating pong Sunday market, sa pagbubukas ng ating Sunday market, ano po yung mga dapat na gawin ng mga namimili sa ating Sunday market? Even dun sa mga nagtitinda, required po ang face mask, face shield, tapos hindi rin allowed pumasok for the meantime ang mga bata.
Kailangan din po nilang upon entrance, mag-log po dun sa notebook na provided. Meron din po kaming provided alcohol sa entrance at sa kada booth po. Meron din po kaming required po yung mga magmaninindan na maglagay po ng alcohol or hand sanitizers para po sa mga customers. Ayan, nako. Meron po ba kayong mga mensahe para po sa ating mga manonood? Ma'am Sheila, pagkakataon niyo na po ito para po makapagbigay ng mensahe sa ating mga manonood. Thank you, Ma'am Mary P. Tsaka dito sa Laguna for this opportunity po. So sa lahat po ng ating mga kababayan ng Los Baños at mga karating bayan, malugod ko po kayong iniimbitahan kada linggo sa Batong Malaki Sunday Market. Bukas po ang market mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Matatagpuan niyo po yung Sunday Market sa pagitan po ng simbahan at ng barangay hall ng Batong Malaki along Upal Street po yung sa umaga. Ayan, so maraming salamat Ma'am Sheila sa napaka-inspiring at mahalagang impormasyon na inyo pong ibinahagi sa ating mga manonood. Good luck po sa Batong Malaki Sunday Market. Ayan. Okay, so marami pa tayong pagkukwentuhan. Maya-maya lamang, huwag kayong aalis. Let's pause for some reminders. Magbabalik ang Dito sa Laguna. Pili na lang siguro kung anong task gusto niyong gawin. Ikaw, Ray, ano sa'yo? OMG, guys, wait. Nag-post si Sir sa G-Classroom. Ano daw sabi? Bago na namang assignment na need ipasa. Kaya pa ba natin to? Di pa nga natin tapos dito eh. May bago na naman. Rest at pagod na rin ako. Huy, alam nyo ba na ang sobrang stress at pagod ay pwedeng maka-apekto sa inyong mental health? Narinig nyo ba yun? Hala, sino yun? Ika lang, makinig muna tayo sa sinasabi. Kahit na nasa loob lang kayo ng bahay at kasama ang inyong pamilya, hindi pa rin iiwasan na makaranas kayo ng stress, kapaguran, takot, o kaya kalungkutan. Maaari itong magresulta sa mental health disorders tulad ng anxiety at depression. Pero may mga paraan naman para maalagaan natin ang ating mental health. Makinig kayo ha! Una, kumain ng wasto at mag-ehersisyo paminsan-minsan. Pangalawa, makipag-usap sa mga kaibigan o mga mahal sa buhay. Pangatlo, practice meditation. I-relax mo din ang iyong katawan at isipan. Ipahinga rin ang mata mula sa computer o cellphone. At pangapat, siguraduhin may sapat na tulog tuwing gabi. Ginagawa nyo ba ang mga ito? Parang hindi naman. Tama naman yung mga sinabi niya. Totoo. Masyado na rin yata nating naaabuso yung sarili natin. Magpahinga na muna tayo ngayon. Tapos bukas na lang tayo mag-meet ulit. Sige. Thank you, guys. Rest well. Thank you. Ingat, guys. As many as 450 million people worldwide suffer from mental and behavioral disorders. Protect yourself. Protect your mental health. Nagbabalik ang Dito sa Laguna. Bago tayo makipagkwentuhan sa ating susunod na guest, ay babatiin ko muna ang mga nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning kay Jewel Salazar Cabrera, Zoe Ezequiel, Beatriz Aguila, Rose Roble, Chiara Karenina Gaud Manuel, RB Medina. Okay? Good morning din kay Mia Cab at kay Gen Garma, gayon din kay Michiko Buot. Nag-comment si Gen Garman, nakakamiss tuloy magpunta ng Sunday Market. Parang weekly trade fair sa dami ng mabibili. Nako, tama ka dyan, Gen. Okay?
Ang makakasama naman natin ngayon ay ang may-ari at punong panadero ng Wild Bread, isang lokal na negosyo na specialty ang kanilang sourdough bread, baguette, at iba pang mga masasarap na tinapay. Nakakagutom tuloy. Kamakailan lamang ay nag-umpisa na rin sa kanilang mga produktong pizza na sobrang benta sa mga mamamayan ng Los Baños. Si Ginoong JC Mendoza ay nandito ngayon para ibahagi sa atin kung paano nagsimula ang kanilang negosyo, ang mga napagdaanan ng kanilang negosyo nung magsimula ang pandemya, at kung paano pa sila nakapag-expand ng kanilang mga produkto. Makakasama rin natin ngayon ang isa sa mga bagong negosyo na makikita natin sa Sunday Market. Si Alex Ezekiel ay kabilang sa mga nagpapatakbo ng Tita Spice, isang negosyo na nagbebenta ng iba't ibang uri ng mga paminta para sa iba't ibang lutuin. Pag-uusapan din natin ngayon ang mga napagdaanan nilang hamon sa pagtatayo ng negosyo sa panahon ng pandemya, at kung nakatulong nga ba sa kanilang negosyo ang pagsali nila sa Sunday Market ng Batong Malaki. So magandang umaga, JC at Alex. Magandang umaga po. Good morning po. Yan, so good morning. So, batay sa aking mga naririnig, itong mga produkto ninyo ang madalas na binibili, madalas na pinipilahan ng mga tumatangkilik sa ating Batong Malaki Sunday Market. So, for JC, paano nagsimula ang Wild Breads? Ang negosyo bang ito ay naisip ninyong pasukin upang maging main source of income ng inyong pamilya? Salamat po sa tanong, ma'am. So hindi ko po talaga inisip na magiging negosyo siya. Just yung reason po ng bakit ako nag-start ng sourdough bread ay para sa akin at saka sa pamilya ko po. Kasi nung unang na diagnose ng type 2 diabetes yung tatay ko, sabi sa kanya ng doktor, kami din daw magkaka-diabetes and all that. So sabi ko, sabi ko, totoo kaya yun? Or baka may pwede akong baguhin sa kinakain natin? So, ginawa ko po siya para lang sa sarili ko talaga po. Hindi ko, ayoko pong maging magnegosyo. Like, ayoko pong magbenta talaga. Hindi po ako salesman, hindi po ako businessman. Pero dahil po sa mahilig lang akong gumawa ng tinapay, dahil po hindi ko siya makonsume yung mga ginagawa ko, para sa sarili ko, by sarili siya, form ano po yun, parang hindi, parang basically self expression, that yun po yung gusto kong gawin for self expression and para sa like creativity and all that. Kaya ko po siya ginawa. So dahil po hindi ko na kayang ubusin siya, yung lahat ng ginagawa ko pinapigay ko po siya sa mga friends and family, until may neighbor po kami na expat. Sabi nila magtinda ka nga sa UPLB Bazaar 2 years or 3 years ago po. So hindi ko pa po makakalimutan yung first time ko pong nag-set up ng table doon. Naalala ko po na nangangatog yung tuhod ko kasi hindi nga po ako negosyante, hindi po ako salesman. Like hindi talaga. Ayoko po talagang nagbebenta kasi po yung idea ko of a salesman or a businessman is pushy po sila. Lumaki po ako sa society, I guess, like na yung mga businessman ay eto maganda to, ay perfect to, ay kailangan mo to, like. So parang feeling ko po na-violate niya yung personal beliefs ko about selling, which yung belief ko po ay dapat po hindi pinipilit ang tao na bilhin ang produkto mo. So yun po yung naging reason bakit nag-start to. So number 2 po sa tanong niyo po is hindi po talaga namin to pinlano na maging ganito yung Wild Breads or yung paninda namin mga artisan breads. Yun po. Okay, so ito pala ay for self-expression lang. I'm sure masarap ka magluto, mahilig kang magluto, kaya talagang, ayan, mga yung Wild Breads ang iyong napagduunan ng pansin. Which is very good kasi, ayan, napamahagi mo sa mga tao, nabigyan mo sila ng pagkakataon na matikman ang iyong mga iniluluto. Yan? And also, para din sa kay tatay, kasi sabi mo siya ay may diabetes. So, maganda itong pagkain para sa kanya. Okay? Apo.
Yan, so maraming salamat, JC. For Alex naman, si Alex, paano nagsimula ang Tita Spice? Ano ang idea sa likod ng pagtatatag ng negosyong ito? Thank you po. So I work with Jacqueline Lapis. Siya yung wife ni Michael Lapis, yung owner ng Tito Egg. Actually, yung family kasi ni Ate Jackie, merong spice business. So matagal na nilang napapag-usapan na they wanna bring the spices to Los Baños. Initially, I think it was supposed to be parang a side project lang. Parang ibebenta lang yung spices under Tito Egg pa din. Pero eventually kasi nag-decide din kami na better siguro kung separate na lang sila. May sariling thing na lang yung spices. Doon naman po sa name, natatanong din kasi bakit Tita Spice daw yung name ng spice shop. Nalolokohan lang kasi kami na ako bilang millennial, natupad na yung pangarap ko na maging spice girl. Kaso medyo natagalan, so Tita Spice na lang siya. Tapos, ayun, medyo nag-stick na yung Tita Spice na name. Ayan, so naku, napakaganda pala. Nakakatuwa pala yung pinagdaanan ng, or pinagmulan ng pangalan na Tita Spice. Naku, so, sa Spice Girl pala to nang galing. Okay, so ito pala ay mula sa Tito Egg, no? Tito Egg, kay Miss Jackie, okay? So, at ayun nga, nag-venture na nga kayo sa spice business kasi gusto nyong matikman ng mga Tagalos Baños at ang iba't ibang klase ng mga spices natin na meron tayo. Yan. So, thank you, Alex. For JC ulit, ano sa tingin mo ang kaibahan ng inyong produkto sa iba pang produkto na makikita sa market? Okay, so first of all po, pwede po pala mag-English. So, mas comfortable po ako kasi okay. Hindi ako Tagalog. But anyway, sige, short answer po sa to your question is that we're not different. We're I don't think myself as someone special or yung products ko special. People actually think they're special. So, parang one of the things po that I believe is also parang key to people resonating with us is sa lahat po ng mga marketing materials namin, you know, everything we say online, we're very intentional. We don't say we're perfect. We don't say we're the best. We don't say we're anything above anyone. We just say, okay, like, here's us and eto po yung mga failures namin today and yung mga struggles namin as a micro business, as a local business. And thankfully, may mga 10 or 20 people who have been solid supporters of us for 3 years. So yun po, but I don't also want to cut myself some, like, I don't want to undermine myself. Just because of the nature po of, you know, trends and, you know, people are waking up to this idea that, okay, there can be better foods out there. There can be more slowly processed foods out there that's good for our bodies. So I guess we're also right there nung umakit yung trend. Actually po, even before pa nagkaroon ng sourdough trend in the Philippines, we've been very intentional about educating people on what these are. So yun nga po, like back to the first point about me na ayokong nag-hard sell talaga. So I, instead of selling, I would always tell people that, okay, this product is slowly fermented and parang gumagamit ako ng culture that, you know, to make it rise. So I guess in that sense, that's different than most of the regular breads you find in the stores. But I do not demonize them fully. In fact, may mga customers po na pumunta sila and then they say, hey, like yung tinapay mo is too dark, it's too hard. And then I would always tell them in humility and also in confidence that maybe this is not for you. You can go to your grocery store, sa South supermarket, meron po tayong mga white breads dyan. And thankfully, most of them see yung sincerity, you know, of me recommending that. Maybe may isa or dalawa na ma-offend, like, bakit mo ako sasabihin na punta sa ibang bread? Like, pero yun po, like, for me, it's said in humility because I do not want to push my product on people. Yun po. Okay. So, parang, okay, sabi mo na wala siyang masyadong kaibahan sa ibang products, pero
You're doing your best to offer quality products. So in terms of sour bread, para matikman ang ating mga kababayan. Open ka sa mga suggestions. You're open to suggestions on how kung paano pa ma-improve pa ang iyong mga produkto. And you tell them sincerely kung this is not for you. Tama? Yes po. Yes po. Okay. Okay. So, for Alex naman, ano-anong mga challenges o problema ang inyong kinaharap sa pag-uumpisa ninyo ng business na Tita Spice? So, we established Tita Spice nitong March lang sa gitna na ng pandemic. So, we're actually still just starting. So far, medyo we find it quite difficult lang to magpakilala sa community. Kasi, syempre, yung products namin, like we have cinnamon bark and coriander, anise, ganyan, mga hindi siya laging, I guess, ginagamit sa pang-araw-araw na niluluto, unlike yung mga paminta natin, ganyan. So, also given quarantine restrictions kasi no, yung guidelines natin, mas nagre-rely kami ngayon sa social media na in itself, actually, social media as a platform, challenging na siya. So, ayun, until now, actually, we're still working on yung pag-introduce namin sa community. But we're very, very thankful po sa mga tao na nakapansin na sa amin and who try our spices. Tapos, lalo dun sa repeat customers namin na yun, natutuwa sila dun sa products namin. Tapos, kinukwento nila sa mga friends nila. Yun po. So, nakatulong siya talaga. Okay. So, paano nyo ginagawa yung pag-introduce sa community? Kasi nabanggit mo nga, di ba? Hindi naman siya... hindi tayo masyadong familiar dito sa mga spices na to. Yung iba siguro first time lang na-encounter yung mga spices na to. So, paano ninyo ginagawa yung pag-introduce sa mga tao nitong mga spices na to? So, basically, gaya po nung sabi ko, kaka-start lang din namin. And yung social media activity namin, I guess, parang mga isang buwan pa lang. Kasi initially, ang idea namin sa Sunday market lang kami, ganyan. But then, netong ang huling, was it April ba or March, yung last na ECQ natin bigla. So, we had to figure out a way paano nga tayo bigla online. So, ngayon, nagpapakilala pa lang din kami na online na, hello, may Tita Spice, ano, may ganito kaming products. Pero buti na lang, bumalik ulit yung Sunday market. So, we get to talk to our audience. Tapos, yun, pag may nagtatanong, para saan to, kunyari yung kasubha, edi we also share na, you know, we can use it for like goto, ganyan, itong star anise, gagamitin mo siya sa pare. So, nabibigay lang kaming suggestions. But, syempre, we plan on building din sa social media to make the information available to everyone. Yan, okay. So, napakaganda ng way by which you introduce your products. So, may face-to-face tayo, face-to-face interaction. So, na-introduce nyo, na-explain nyo yung mga produkto ninyo and at the same time, ginagamit din natin yung power ng social media para ma-introduce yung inyong mga produkto. Okay, so para sa inyong dalawa, Alex and JC, anong inyong naging reaction sa balitang pagpapatupad ng quarantine sa Laguna at iba pang parte ng Pilipinas noong isang taon? Ano yung inyong naisip para sa inyong business o negosyo? Alex or me? Okay. Ikaw na. Okay. Okay. So, nung last year po, yung unang ECQ, unang ginawa ko po, nagkulong po ako sa kwarto. At saka, gusto ko sana umiyak, pero parang hindi po ako naiyak. Pero natakot po ako, basically. So, basically, natakot po ako. Sabi ko sa wife ko po, sabi ko, I'm not sure, like, ano mangyayari, like, kasi lahat naman po tayo, I'm pretty sure, like, have been scarred emotionally by that experience. So anyway po, yung ginawa po namin, like we natakot po kami for one night, and then nang morning po, sabi namin, we have to completely change po yung the way we do business kasi nga wala nang physical interactions and all that. So overnight po, we've built a delivery infrastructure inside Wild Breads. By building, sinasabi ko po ay kinausap po lahat ng kilala kong may mga motor, and then lahat ng website, yung sa website namin, sa like social media, we were telling people that
we are switching to full deliveries, and usually po, like yung delivery fees namin are really, really cheap compared to like you know, hiring a delivery third party delivery service. So so yun po, yun po yung naging response namin, and fortunately it was a good move po for our business because it has grown us yung business po namin. So yun po. So nag-adjust deliveries, kayo sa situation. Yeah, nag-adjust kayo sa situation kasi nga dahil wala na tayong face-to-face interaction muna. So you have to come up with an innovative solution dun sa problema na yon. And for you, ginawa nyo yung pagde-deliver ng mga products ninyo. Okay? So kumusta, marami ba ang nagpa-deliver? Kumusta ang reception sa mga deliveries ng inyong mga products? Yes po. Basically, before pa po ng ECQ, kami ni Nicole, yung wife ko, she does all the social media ng Wild Breads. I give her yung ideas ko, pero siya po yung nag-execute. But basically, we were very heavy on social media use before pa. And then, nung nagka-ECQ po, parang nag-double down din po kami sa being seen on social. Kasi like nung nag-ECQ, everyone was doing this on their phones po. Like, just because wala po tayong magagawa, wala nagagawa, but then just look at our phone. So we wanted to be seen. So to your question po, yes, we almost quadrupled yung business namin or yung volume ng, you know, gawa namin. And so it has helped immensely sa first ECQ po. So yun po. Okay, that's good. Okay. So how about Alex? Okay, bakit ba Nicole? How about Alex? Okay? Kumusta? Ano ba ang inyong naramdaman nung nagkaroon ng lockdown? Kumusta ang inyong business? Anong naisip niyo about your business? Nung unang in-announce yung lockdown, actually, wala pa yung Tita Spice. So from a business standpoint, feeling ko yun, mas may insight si JC talaga. Pero when the first lockdown was announced, yun nga, it was probably safe to say na for everybody, diba, entrepreneur man or hindi, sobrang nakakagulat, nakakatakot yung news nung lockdown dahil dun sa lahat nung uncertainty, diba, hanggang kailan, paano na tayo, paano gagawin nating lahat. So ako naman, yung first thing na naisip ko nung time na yon was, meron ba kaming enough supplies sa bahay, di ba, to weather out the initial lockdown? Tapos parang yun nga, yung uncertainty ng everything, yung pinag-relyan mo ng finances mo, yung sweldo mo, ganyan, paano mangyayari, paano magiging setup. And then, like I mentioned naman po kanina, itong second na ECQ natin, it was, ayun, we had to find a way then na parang how do we reach people now na hindi na tayo makapwesto sa Sunday market kasi nga for the safety of everybody. So we had to come up with a plan then ng yun, how they can feel us, how they can still see us without being in their face, ganyan. And then also, 'di ba, paano, how do we cater to these people? Parang paano natin dadalhin yung spices natin sa kanila? So yon, those are the challenges. So paano ang challenges natin ay paano natin una-una paano ipapakilala ang mga produkto, and then paano natin dadalhin sa mga tao ang ating produkto. Now na halimbawa gusto nilang bumili ng ating produkto, so paano natin madadala ang produkto natin sa kanila? Dito ba sa pagsali sa Batong Malaki Sunday Market, kayo ba ay, paano kayo sumali dito? Kayo ba ay naimbitahan? Kayo ba ay nag-apply? Ano yung prosesong pinagdaanan ninyo para makasali dito sa Sunday Market? For me po, si Tita Spice po kasi shares actually tent and table space with Tito Egg. So, very fortunate kami. Swerte talaga kami. Kasi si Tito Egg, actually, nakapwesto na siya sa Sunday Market since December 2020. So, nung dumating yung time na gusto na natin i-introduce yung Tita Spice dito sa community, meron na kaming space, meron na kaming place para i-set up yung spice rack and everything. Yun po. Ah, okay. So, katabi lang kayo ng Tito Egg. Yes po. Okay. Pero hindi kayo nag-apply separate sa kanila?
para maging member ng Batong Malaki Sunday Market? So nire-renew yung application and then we declared naman po na ako okay lang, magbenta na din kami ng spices dito sa same space with Tito Egg naman. Okay. Fortunately, na-approve naman kami. Ayan. So maganda kasi merong Tito Egg at saka merong Tita Spice. So napakagandang magkatabing business. Ayan. How about si JC? Yes po. Okay. So, well, nabanggit po ni Sheila kanina that we're part of the same team ng management din sa Batong Malaki. So we've known each other since yung mga UPLB bazaar days pa po. So mga Saturday yon. So it was an easy transition, so we didn't need to apply kasi nga po like we were part of the team na nagma-manage po ng Batong Malaki Sunday Market. So yun po. Nasagot ko pa po yung tanong niyo. Sorry. Yeah, okay. Okay. So you're part of the team na nang mamanage. Yes po. Okay. Yes po. Okay. So ayan, maraming na-share sa atin si Alex at si JC. Maya-maya ay itutuloy natin ang ating kwentuhan. Let's pause for some reminders. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Guys, welcome sa nagbabalik na programa Leader Kake. Muling nagsimula ang pagbuhay ng Leader Kake. Nagtanong tayo sa mga kabataan. Ma-amplify yung boses nila sa kahit anong paraan. Paano siya nakakatulong? It's not just my welfare. Ang sabi ni Idol, hindi natatapos ang pagmulat. May magagawa ka, kabataan. Balikan dito sa Laguna. Naku, napakainit ng ating kwentuhan with JC at with Alex. Pero bago yan, meron tayong bibigyang daang ilang mga comments ng ating mga manonood. According to RJ, nag-check ako sa Facebook page na ng Wild Breads. Sourdough breads ang ginagawa nila. Ano ba yon? Di ako familiar. Baka pwedeng i-share. Ano ba yung pagkakaiba nito sa mga tinitindas na tinapay sa mga panaderya? Ano ba ang sourdough bread? Okay, thank you. Very quick one. So up until about 140 years ago, na-invent po yung levadura that we know now. It's called commercial yeast. So okay. Yun po ay magkakaroon tayo ng bread from mixing to baking in 2 to 3 hours. So napaka-ikli po. Before na-invent po yung commercial yeast, most cultures po na bread cultures, yung ginagamit po nila, nagkukulture po sila ng flour and water na may bacteria po doon sa loob, and it's wild na yeast po. Mm-hmm. So, yun po yung ginagamit before ma-invent yung commercial yeast. So now, meron pong trend na binabalik ng mga bakers ang old world techniques, which is actually scientifically healthier and better for your body na bread po. So, pero ang bread na to po ay hindi mo siya kayang gawin in 2 to 3 hours. In fact, it's gonna take you between 6 to 10 hours po, minimum, para magawa ang isang tinapay. So yun lang po. Basically, hindi po kami gumagamit ng commercial yeast. Gumagamit po kami ng
cultured wild yeast. Wild yeast. Okay. Yes po. So gumagamit po kayo ng wild yeast. Paano po ninyo paano po yung proseso ng pagluluto nito? Same lang po basically yung pagluto, pero yung paggawa po is it's a little different. Basically po yung ingredients ay flour, water, salt, and thyme. So you need a lot of time po for the sourdough bread to become as healthy as it is. Pero same lang po siya sa bread making process ng mga norma or mga ng mga typical panaderias that you see all over the Philippines and the world, except may additional time lang po. Okay. Na binibigay. In terms po naman sa lasa, in terms of appearance, kumusta po ang, kung i-compare mo siya sa mga regular na tinapay, kumusta po ang appearance ng sourdough bread? Yes po, different po siya in a sense na yung typical, yung especially yung mga traveled, yung well-traveled individuals or yung mga, you know, like yung mga Westerners po, they know na yung mga rustic or artisanal breads that they say, meron po siyang certain look. So matigas po siya sa labas and then malambot sa loob, which is exactly the opposite of what the Filipinos do not like. Pero po, bakers are getting very creative. Meron na po tayong mga sourdough pandesal, sourdough tasty, sourdough everything po. So yung challenge po ngayon is to not buy from, you know, from a sourdough baker in Manila or somewhere else, but look for a home baker in your direct community, because sila po talaga yung mga creative ones who say, okay, I want to change, you know, my diet, and you know, especially yung mga, you know, yung mga neighbors ko. So yun po, yung pinakaiba niya lang po sa look is matigas siya yung normal po na sourdough, but then again, like I said po, marami na rin pong creative bakers na kino-convert yung pandesal natin into sourdough, yung tasty natin into sourdough. Yun po. Okay, so marami pala to, iba't ibang klase ng sourdough bread. Iba-ibang klase po. Yes po. So hindi lang siya isang bread lang, iba't ibang klase. Hindi po. Okay. Yes. Okay. How about for Alex naman, pwede ka bang mag-share ng ilan sa mga unique spices ninyo at saan ba ito ginagamit, yung inyong mga unique spices? Kasi I'm sure maraming interested na makaalam kung ano saan ba ginagamit itong mga spices na to, lalo na kung first time natin 'to makikita. Alright, thank you po. Yung basically we have like anato, ito din po yung atsuete natin. So ginagamit siya pang kulay, di ba po? Yung mga pwedeng sa miki, ganyan, or sa mga palabok. Meron din kaming anise, coriander, mga down and laurel, cinnamon bark, star anise, tsaka kasubha, yung safflower. Most po nung mga seeds namin, yung mga anise, tsaka coriander, pati yung cinnamon bark, masarap sila sa mga stew. So, mga pag magluluto tayo na matagal ng meat, pwede din sila sa mga broth, mga soup natin, mga soup base, ganyan. Kasi mas iba yung flavor profile na nilalabas niya. Tapos, yung safflower naman po, gaya na yung sabi ko kanina, ito yung kasubha natin. Iba po siya sa, lagi namin kina-clarify, iba po yung saffron na binibenta. Yung mahal kasi yung saffron, it's what you use for paella. Uh-huh. Opo. So the one that we have is actually safflower. It's different from saffron, pero pwede siyang substitute. Like if you want to make a Filipino version na paella, pwede niyo siyang gamitin. Ayun, so napakadami palang spices na lalong nagpapasarap ng ating mga lutuin. So I'm sure pag, like ako, pag pumunta ako sa Sunday Market, sigurado pupuntahan ko yung inyong corner para makakita ako ng iba't ibang spices at may apply ko sa aking pagluluto. Yan. Okay, so meron tayong comment. According to Mildred Moscoso, hi Ma'am Melts. Miss ko na din ang weekend market sa loob ng UPLB. Magandang bonding time para sa pamilya at community. Ayan. O tama, kasi habang nabimili kayo ng buong pamilya, marami kayong makikita mga produkto na I'm sure magugustuhan ninyo. Okay? Para sa inyong dalawa, Alex and JC, sa mga interesado o gustong bumili ng inyong mga products, paano ba sila bibili? Paano ba sila mag-o-order? Meron ba kayong mga online menu or order form? So ano yung proseso ng pag-order?
Okay, thanks Alex. Okay, I saw that. Anyway, so kami po, meron po kaming website, and then we try to make that yung order process as seamless and as smooth as, you know, as we can for the customers. So meron po kaming website, number one. And then number two, may mga tao pa rin pong gustong magsisend ng message and makareceive ng feedback from another human being on the other, you know, end of the screen or phone. So yun lang po yung two ways to order from us. And the third is obviously Sunday Market. But we have noticed po na hindi lahat ay gusto pang or komportable pang lumabas sa ngayon. So yun po. Pero po, yung pang-apat po, gusto ko lang pong sabihin ito, kung hindi po kayo taga Los Baños or taga nearby town, and you're in a farther Laguna town, I'm send kayo ng message akin if you want sourdough bread, and I'll refer you to a local baker that's closer to you. And yun po, it's better and more sustainable and efficient for all of us if susuportahan niyo po yung pinakamalapit sa inyo na baker or na spice girl or whatever. So yun po. Ayan, okay. So maraming avenues, maraming ways by which you can avail, no, ng mga produkto ng Wild Bread. Okay, so nasa screen po natin ang kanilang website. How about Alex? Para sa mga gustong mag-order, para sa mga gustong bumili ng inyong mga products, paano ba nila ito gagawin? Yes po. Para po sa mga interested sa spices po namin, you can check us out on Facebook at Tita Spice, pati po sa Instagram at tita.spice. Nandun po yung ating price list, tsaka delivery schedule, pati order instructions. Tapos pwede niyo din po kaming puntahan sa Sunday Market. Pwede kayong mag-hi sa amin, makichika, daan lang kayo. And then lastly po, kung gusto ko lang po sana din sabihin, no, meron po kaming ongoing project for community pantries dito sa Los Baños. Mm-hmm. So, pwede po kayong umorder ng spices tsaka eggs sa amin po. Tapos, kami na po magpapack nung spices into tiny little spice packets. Tapos, ide-deliver na din po namin sa community pantry na gusto ninyo. Ayan. So, good. That's good. Kasi nakikipag-ugnayan din kayo sa mga community pantry. Ayan. Meron akong isang question regarding yung safety and cleanliness ng inyong mga produkto, lalo na yung mga perishable products. So, paano nyo na-ensure yung safety and cleanliness ng inyong mga products? Nagre-require ba na kailangan kumuha kayo ng barangay health clearance? Okay. So, paano ba in terms of safety and cleanliness? Okay. So, yun po yung challenges of buying from home bakers or home cooks in general. Honestly, you just have to trust them, number one, and number two, trust that your body can withstand any dirt or whatever. So, pero just being realistic po, from what I've noticed, compared to abroad, kasi like in Europe and in the US, kung home cook ka or home baker po, like you still need like health permits and all that. Pero dito po sa atin, it's actually easier. And kung meron po sa audience na parang germophobe or something, so maybe it's better if you cook your food. But yun po eh, yung reality of being in the Philippines, wala po tayong regulations on like food safety. Pero I just have to say that buy from someone you trust. Kaya ko po sinasabi talaga, buy from someone closest to you. Kasi they're more likely to take care of your food than, you know, someone from, you know, someone you don't know personally. Pero yun po, like yung kami po, yung nature po ng sourdough, because of the sourdough po, yung pH level niya is below 4.1. It's actually 3.7 to 4.1. Mm. And scientifically po, anything that, any pathogen that is inside a product that has a pH value of 3.7 to 4.1 immediately dies. So that's where I trust that the product is clean and sanitary. But yung packing process naman po, we do everything we can. Like as I'm sure a lot of local businesses do too, like wearing gloves and while they pack, and you know, wearing masks. So yung challenge nga lang po dito sa atin sa Los Baños is that we're still, yung challenge din sa amin po personally is that because yung Los Baños
has parang may naka-instill na po sa mga sa minds natin na dapat gumagamit ng paper bags instead of plastic, we can parang nasa gitna pa rin po kami kasi some people nagrereklamo po sila na parang bakit hindi kayo naka-plastic or bakit parang dapat hindi kayo mag-switch to plastic. So yun po, medyo mahirap po siya. So but we're still just, you know, doing what we can by wearing gloves and wearing masks and packing the right way po. Okay, so sinasabi mo that trust is very important, no? So you buy from someone, yes, you trust, and kayo naman sa part ninyo, you're making sure na talagang you follow health and safety protocols para at least makapag-offer kayo ng maayos, may kalidad ng mga produkto. Okay? Yes, how about Alex? Okay, so paano nyo na-ensure yung safety, yung cleanliness ng inyong mga products? Yes po. So, yun yung one of the challenges, I guess, na tong having a food business ngayong pandemic. So, as for us, we've had to really triple, I mean, everyone naman, I think, in the food business has had to triple their efforts, no, in being extra careful kami sa pag-handle ng spices. So, lagi kami naka-mask, kahit yung nagpa-prepare, like, even yung hindi sa Sunday market, yung pag nagpa-prepare kami ng orders for delivery. So, we generously use alcohol. Like, malakas kami talaga sa alcohol kasi everything, like, after touching this, alcohol, touch this, para, you know, to avoid cross-contamination and everything. Tapos nagga-gloves din kami on top of the alcohol na sa hands. So, mga ganun po. Very careful about everything. But I think, we're fortunate pa, no, kasi yung spices namin usually ginagamit siya sa pagluto. So, lulutuin pa siya. But despite that, I mean, in spite of that, sobrang ingat kami pa din. Kasi, syempre, it's one of the responsibilities of having a food business, syempre, to ensure the safety then of the customers that you serve. Yan. So, ensure natin yung safety, especially sa pag-handle ng ating mga produkto para safe din siyang makarating sa ating mga kliyente. For Wild Breads ba, for JC, for Wild Breads, ano yung ibang mga paraan sa pag-consume ng sourdough bread? Aside from having it with soup, how else can we enjoy it? Honestly, there's just so many ways po. It's also dependent on what's type of sourdough bread you're buying. Kasi right now po, we have sourdough bread, sourdough tasties, or we call it sourdough Pullman loaves and sourdough brioche, which is very enriched with eggs and a lot of butter, sourdough croissant, sourdough baguette. So it depends po on what you're trying to, what you're buying. Pero for the normal, for the basic sourdough breads that we have sold for 3 years, usually po, people just enjoy it with butter. Mm-hmm. Parang we just feel like, and I believe this, na parang yung sourdough bread in particular and butter is parang is a match made in heaven. Butter pa lang okay na. Yes po. But let me say po that you need to parang yung butter po talaga and not butter butter compound, because butter compound is about 70 to 90% vegetable oil, so it's not real butter. So if you can buy real butter. Also po, yung iba po, tama po kayo, they're using it sa soups. Marami po, others use it. Yung iba po, like kami, we let it go stale. Hindi po namin siya kinikip sa fridge or wherever kasi it lasts for long. And kung mag-stale na po siya, we do French toast or we do pudding. So you can do savory puddings, you can do sweet puddings. So ang dami po talaga if you're creative. So, which I'm not. Yeah, so ang dami palang ways by which you can enjoy itong ating mga sour breads, mga sourdough. In terms of training, nag-o-offer ba kayo ng mga training? So mga, I'm sure kasi merong mga interesado dyan. Napasukin din yung ganyang business, yung sa spices and sa sourdough. Nag-o-offer ba kayo ng training for those who are interested? Alex, let me speak first. Okay, thanks. So meron po ako sa Wild Breads. I do a weekly Facebook live session every Friday po ito. And I talk about yung struggles of, you know, being a micro bakery or a home baker, and yung mga if it's a nice idea for you to start. So
honestly po, I've been very, very generous, and you know, wala po akong tinatagong secret because I do not believe in secrets. I only believe in hard work, and mm-hmm. kung may gusto ka po talaga, so I can, kung meron po sa audience na interesado, they can tune in every Friday on my live sessions and ask questions or send me a message sa Wildbits po, and magtanong po kung paano gagawin yung sourdough bread business and all that. I do not keep secrets po. So but I just want to say this po, na you're welcome to get my knowledge, and you know, even pumunta po dito as long as we're all vaccinated, I can train you for free, really. Yeah. But yes po. So pero yun nga po, gusto ko lang po sabihin, like, don't do this if you're not into bread. If it's all just for money, ma-exhaust po kayo kasi sobrang hirap ng work. Okay, thank you, JC. How about Alex? In our case po, I think it's, since it's spices, I think it's more about like, kung mahilig kayo magluto, mahilig kayo maglaro-laro sa kitchen, mag-experiment ng sa lulutuin, how to do things like differently, ganyan. So, we haven't thought about giving out trainings, pero ayun po, I highly encourage yung mga mahilig nga po magluto, mahilig mag-try ng bagong stuff sa kitchen, mga kung ayaw niyong, kunyari, araw-araw same ulam, or nahihirapan na kayo mag-isip ng pang-ulam, lalo ngayon lockdown pa din tayo, to check out our spices. Kasi like, yun nga po, pwede kayo maglagay sa stew nyo, or kahit actually, ang iba naming customers na tatry nila na pag nagbabrew ng coffee, isasama yung cinnamon bark para ma-infuse yung coffee. So, meron na siya agad lasa ng cinnamon. Iba na agad siya. I mean, hindi na siya yung plain coffee. So, I highly encourage people to check us out, yung mga mahilig magluto. And then also, natutuwa po kami pag yung customers namin nagpo-post ng photos ng mga naluluto nila with our spices. Kasi, yun nga po eh, pag mahilig ka maglaro din sa kitchen, ang dami mo biglang may isip na saan mo pa pwedeng gamitin. So like, if you ask me, meron ako marirecommend na kung saan nyo pwede gamitin yung spices. But syempre, madami pang iba, parang ganun. So, na-appreciate namin when people post photos of the dishes that they cook using the spices. Tapos pinapost din po namin para people get inspired din ng kung saan pa nila pwedeng gamitin. Ayan, so napakaganda. So, there are so many ways by which we can enjoy the spices being offered by Tita Spice, ayan, especially din sa mga mahilig talaga magluto. Maganda yung sinabi ni JC kanina to support, patronize, at buy products sa inyong community kasi mas sure ka sa quality, safety ng products, then nakakatulong ka pa sa local business natin. Okay? Ayan, so napakaganda. Okay, so sadyang napaka makahulugan ang ating kwentuhan ngayong araw. Tatlong bagay ang maaaring mangyari kung tatangkilikin natin ang ating Batong Malaki Sunday Market. Una ay masisigurado natin na hindi mawawala at patuloy na lalago ang mga maliliit na negosyo na kasali dito. Gayun din ay masisigurado natin na may pinagkakakitaan ang mga concessionaires para masuportahan ang kanilang pamilya. At atin ding mabibigyang suporta ang ating mga local artisans o mga manggagawa sa pagpapatuloy ng pag-develop ng kanilang magagandang produkto at negosyo. Yan. So maraming salamat for sharing with us very important information, JC and Alex. Okay? Salamat po. Thank you din po. Thank you. Inaanyayahan po namin kayo na manood ng mga episodes ng Dito sa Laguna sa aming Facebook page at YouTube channel na Dito sa Laguna TV at Royal Cable TV Channel 6 sa ganap na alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ako si Mary T. at magkita-kita tayo muli dito sa Laguna. Dito sa Laguna.